Isinugod sa ospital ang ilang trabahador at ilang residente kasunod ng pagtagas ng amonya mula po sa isang planta ng yelo sa Taguig. Suspendido rin ang klase sa ilang lugar at may mga kalsada at establisimiento na kailangang isara. Narito ang aking pagtuto. Napasugod ang Bureau of Fire Protection at Taguig City Rescue sa ice plant na ito sa barangay Lower Bicutan pasado alas 7 ng umaga kanina. May tumagas daw kasing kemikal mula sa planta. Mabilis itong umalingasaw at humalo sa hangin at nalanghap di lang ng mga trabahador kundi pati ng mga nakatira malapit sa ice plant. Inilikas agad ang mga trabahador. Apat sa kanilang isinugod sa ospital. Ito po ay isang ammonia leak, so sumirit po kaya akala nila explosion dahil nabalot din ng medyo maulap ang area. Dinala rin sa pagamutan ang mga residenteng nahirapang huminga. 10 individual ang inoobserbahan ngayon sa ospital. Bago pa lang umagliwanag, naramdaman na namin yung masakit sa hininga, nagluluha-luha yung mga mata. Nakakahilo po, sobrang tapang po ng amoy niya. Isinara ang bahaging ito ng ML Quezon Avenue at pinasara ang mga establisimiento malapit sa planta. Sinuspindi rin ang klase sa kalapit na Ricardo Cruz Senior Elementary School na nagsilbing evacuation center ng higit 40 residenteng inilikas. Siya yung lugar kung saan ginagawa yung maintenance ng isang ice plant kung saan drain yung langis. So while conducting yung regular maintenance, medyo biglang natanggal ng buo yung sarahan ng bulb kaya sumirit. Matagal hindi na-drain. Marami na pong doon, parang nakastock. Naisara na ang balbula bandang tanghali ayon sa BFP. Hindi pa pwedeng bumalik actually yung mga empleyado natin since kadalasan for mga ammonia na leak at least mga 24 hours to 36 hours na dapat ma-dissipate or mawala yung chemical. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil na katutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.